So, yo, what's up guys? And dito tayo ulit sa JG Paradise. So, yun ang itatopic natin ngayon is about sa pag-update ko sa albino koi red ear. So, nakalang araw kasi nag-molt yung tenga nila. So, nagkukulay pula na yung tenga nila. Nagre-red ear na sila. So, ang tagal kong inintay ito, kaya ngayon ko lang ma-update. So, update din tayo sa albino blue topaz. Sa loob ng isang buwan nila, kung gano'n na yung nilaki nila. At then, isasabihin ko sa inyo kung ano pa rin yung mga kinahin nila doon, bakit gano'ng kalaki. So, binibigyan ko lang sila ng BBS. Then, nagtataka ako bakit sobrang laki nila. So, ayun, na-discover ko kung bakit ang laki nila. So, papakita ko sa inyo bakit gano'n. Then, makikita nyo rin kung gano'n sila kalaki. So, ano ko rin pala kayo doon sa show na sinalihan ko. So, sumali ako sa show na... yung uling show, kaso di tayo pinalad na makakuha ng information na para ma-share ko sa inyo. So, nanghingi ako sa kanila ng score na isda, ko, kung paano natalo, kung paano mananalo. Kasi kailangan natin yun, hindi naman pwede na sasali tayo sa show. Pagsali natin sa show, hindi natin alam kung saan mananalo yung isda natin kasi wala tayong idea. So, nanghingi ako sa kanila kung ano yung score na isda ko, sinisin lang nila ako. So, yun, napakagandang show yun kasi malalaman mo lang na talo ka na or panalo yung kalaban mo. So, hindi mo alam kung sa mo i-improve yung isda mo. Kung i-compare mo naman yung isda sa isda ko, yung isda ng kalaban. So, hindi naman nakakalayo. Kaya nangingila ako na score para alam ko kung saan natalo yung isda ko. So, hindi tayo binigyan ng pagkakataon na malaman yung pagkukulang na isda natin. So, wala akong may tuturo sa inyo. Kaya, yun, napagpasya ako na magpapasyaw ako. Yun, ang gagamitin kong pampapremyo dito is yung sariling pera ko. So, walang entry fee to. Lahat pwedeng sumali. Papakita lang natin kung paano magbigay ng score. Then, papakita natin kung paano mag-judge ng totoong pag-judge. Kasi, di naman sa nagmamagaling ako sa kanila. So, may pagkukulang sa pag-judge nila kasi walang score eh. So, tuturuan natin sila kung paano mag-judge ng tama. So, ayun guys, pupunta muna tayo pala sa topic natin sa albino koi red ear din sa albino blue topaz natin. So, di natin pala tagalin to kasi magagabi na. So, may question and answer pa tayo. Pero sa next video natin yon kasi sobrang dami nagpa-shoutout. Dun pala sa hindi masya-shoutout ngayon, shoutout ko kayo sa next upload natin. So, nga ba kasi ang dahil ko na sinulat tsaka yung question and answer kaya naubos yung oras ko. So, bawi ako next time sa inyo. So, punaan natin yung albino koi red ear. So, ayun guys, ito yung female natin ng albino koi red ear. So, sa mga lalaki kasi is wala pa nagmo-molt yung tenga nila, hindi pa nagre-red. So, sa mga babae kasi nagsimula yung pagiging red ear nila. So, kung napapansin nyo, yung tenga nila is nagkaroon na ng kulay pula. Dati, yung 2 months and 3 months old nila, as in plain lang yan, transparent lang yung makikita nyo. So, nalungkot ako nung nakita ko ganyan tenga nila. So, kaya nawalan tayo ng update dito. So, nung kahapon, nakita ko, nagbago yung kulay ng tenga nila, naging kulay pula. So, natuwa ako na totoo nga yung sinasabi ng isang breeder na nakausap ko sa Indonesia na nagle-late lang talaga minsan na mag-red ear. Kasi meron nakapagsabi sa akin, 1 month old lang daw, nagpupula na raw yung tenga nito. So, nung 2 months old yung albino koi ko, nung sinabi sa akin 1 month to dapat red ear na. So nalungkot talaga ako kasi wala pa nag-red ear sa akin. So nung after 4 months na eto sila, yun, nagkulay pula na yung tenga nila kaya nabuhayan ako. So ibibreed ko na sila. Sa totoo lang, itong pinakamalaki yung pula, ginamit ko ng breeder yan. So nanganak na siya nakaraan kaso naubos niya. So nagkakaroon din siya ng bukol sa ulo, yung may gene siya ng king koi. So, ayun yung update natin sa albino koi red ear. Sa mga may alaga nito, hintayin nyo lang na mag-red yung tenga nila. Huwag natin na ibenta ng mura. Kasi yung iba, binibenta ng mura kasi nga akala nila hindi na mag-red yung tenga. Pero ayan, kitang-kita nyo na nagpupula na yung tenga nila. Kahit na malaki na yung size nila. So, tsaga lang talaga. Siguro kaya mahal tong strain na to. Dahil sobrang tagal niya mag-red.
So meron din daw hindi nagpupula, so yun na yung magiging kal nila, pero jeans pa rin siya ng Red Deer. So hindi pa rin talaga dapat ibenta ng mura para hindi bumagsak yung market ng albino koi Red Deer. Isa kasi ito sa mga rare ng mga koi. So dito na tayo sa ano naman natin, ABT. Yun. Ito yung mga ABT natin. Oh, kakahuli ko lang sa kanila. Mamaya papakita ko sa inyo yung pinaghulihan ko sa kanila. So 1 month old na sila, pero yung size nila sobrang laki talaga, pati yung katawan nila ang laki. Yun, nahuli ko sila nakaraan na kumakain ng ano, ng bloodworm. So kaya pala sila ano, lagi ko nakikita gising sila sa gabi, yung pala nanghuhuli sila ng bloodworm. Kaya pala nung nagtaka ako, so bibis lang talaga yung binibigay ko sa kanila, pero bambis silang lumaki, nakapagtaka. Kaya yung nakarang gabi, tinignan ko kung bakit gising sila. Yun, nanguhuli sila ng bloodworm, yung mga kumakapit sa aquarium, kinakain nila. Kaya ayun, ang lalaki nila. So ang bloodworm, hindi pala medyo nakasama sa kanila yun kung araw-araw kakainin, kasi good naman yung mga isda ko. Yun, sa tingin ko araw-araw nila kinakain yun, kaya ang lalaki ng katawan nito. Kasi babies lang talaga yung binibigay ko dito eh, kahit sa mga female. Eh yung mga female nila ang lalaki. Kung makikita nyo lalo sa personal yan, parang di mo mapagkakamalang ano, 1 month old. Nagulat lang din ako. So yun yung update natin sa albino blue topaz natin. So magdadagdag pa ako ng isang update natin doon sa isang pinaproject ko dito. Gumawa ako ng blue dragon. So ito yung second batch ng ginawa kong blue dragon. Yun, mas marami na nag-blue sa kanila, tsaka dun sa female nila may nag-blue na rin. So nung first batch kasi nito, isang blue lang nakuha ko, lalaki. So ito yung second batch, apat na lalaki nag-blue, tapos dalawang babae nag-blue. So magandang pangitain yan, na mas madali natin ma-stable yung blue na kulay nila. So ayan yung update natin dito sa mga strain natin na nandito. Then pakita ko sa inyo yung pinagulihan ko sa albino blue topaz, kung gaano kadumi yung tubig nila. Walang water change yun ng dalawang buwan. Simula nung tinanggal ko yung mga discus ko doon, then nanganak yung ABT doon. Ayun, nanganak yung ABT doon nung ano, nung nakaraang buwan lang, nung 27. Ayan, may mga naiwan pa. Ayan. Sa gabi, tuwing gabi, makikita mo yung mga bloodworm dyan sa gilid ng aquarium. Yun yung inuhuli nila. Yun. Ayan. So, ayan yung ano natin, update natin sa mga alaga natin dito. Doon na tayo sa shoutout. So ayun guys, nakita nyo yung update natin sa albino blue topaz tsaka sa blue dragon, then yung update natin sa albino koi Red Deer. So gumanda na sila, nakakatawa, nagpula na yung tenga, nabuhay ulit ako, hybrid sila. Kasi nung nakaraan, nalungkot ako kasi ano ko, baka hindi stable yung binigay sa akin na line, na kumbaga nag-drop lang ng Red Deer yung tenga nila, nag-drop lang ng kulay-pulay yung tenga, binihinta na as in albino koi Red Deer. Pero hindi pala, nag-drop pa rin talaga sila ng albino koi Red Deer. So yun, nakakatawa lang, binibreed ko na sila ulit para maparami. So dito tayo sa shoutout. Nga pala, papaalala ko sa inyo yung raffle natin sa Sunday, mga 1 p.m. ng tanghali. So sana makapanood kayo, kasi doon sa mga hindi matatawag na hindi naman naka-online, sa mga hindi nanonood, sorry sa inyo, kasi kailangan natin doon sa online para alam natin kung tagasan din, para kinabukasan mapaship agad yung isda nila. So dito na tayo sa shoutout natin. Shoutout kay Prince Gapi, kay Fish is my hobby. So support natin si Fish is my hobby, then si Fish of Me, hobby yun, magkatunog yung pangalan nila eh. Then shoutout kay Dennis Batan, kay Cubs Pampanga, kay Jessin Bundok, kay Wilson TV, yun, support nila si Wilson TV. Then shoutout kay Giovanni Amaya, kay Florentino Lasa, yun, shoutout sa inyo.
Then, shoutout kay Eric Bigata. Yun, Boss Eric, maraming salamat sa regalo mo na ring light. Then, shoutout kay Olby Pabilino at sa mga anak ni Master Pabilino, si Charmel and Charbil. Yun, shoutout sa inyo dyan sa Cavite. Then, shoutout kay Yukio D. Uwakubo, kay Aaron Escalante, kay Ice Francer. Yun, shoutout sa'yo. Then, enjoy kayo. Enjoy ka lang sa panonood sa YouTube natin. Then, shoutout kay Joss Glenn TV. Yun, support natin Joss, si Joss Glenn TV. Then, shoutout kay John Mark Cerrito, kay CMP Gapi. Then, shoutout kay Earl Gerald Doldan. Then, shoutout din pala sa YouTube ni Mikey Mike's TV Vlog. Yun, support natin. Then, kay Sharnal. Yun, shoutout sa Roa City Capiz Fishkeeper. Yun, shoutout sa inyo. Then, shoutout kay Marie Cariel Abakahin. Yun. Maraming salamat pala sa panonood nyo sa YouTube natin. Pa-shoutout lang kayo. Sa mga hindi na-shoutout ngayon, bawi ako next time sa inyo kasi magagabi na, minadali ko lang to. So, ayun, babawi ako sa inyo. Doon na tayo sa second video natin. Kaya, tatapusin natin to. Kaya, magbabalik ang JG Paradise. Bye-bye!